We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joanne Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City. Sa ngalan ni Jasmine Gabriel Galban, ako naman po si Claire Lacanilaw. Banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan na huli kam. Naka-alerto si Russell Simorio. Sakuha ng CCTV camera, makikitang tahimik at halos walang lumalabas sa bahaging ito ng kalsada sa Barangay Poblasyon Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa ang tahimik na kalye na bulabog ng isang aksidente. Makikitang banggaan ng tricycle at motorsiklo sa intersection. Parehong mabilis ang patakbo ng dalawang sasakyan. Ayon sa pulisya, sugatan ng dalawang driver pero nagkaayos na. Ang mga na-aksidente kasi usually yung mga nakainom, lalo na yung driver ng mga motorcycles, single motorcycles. So dapat sana yung mga kababayan natin, huwag naman silang magdadrive pag nakainom. Samantala, sugatan ng 62-anyos na si Alfredo Nanyasca matapos mabiktima ng hit and run sa Barangay Amansabina. Naglalakad sa kalsadang Lolo na may problema sa paningin nang biglang mabundol ng bisikleta. Dahil sa tindi ng pagkakabangga sa kanya, hirap na rin siyang maglakad. Sa likod ko may bumangga. O yun, tumalapon ako sa gitna ng kalsada, naalis na ako ng malay. Kung nabangga niya po, hinausap niya po yung papa ko. Instead, tinulungan niya, hindi yung tinakbuhan na lang. Nakuhanin ng CCTV camera ang tumakas na biker. Nakasuot siya ng berdeng damit at light green na shorts. Kung sa involved sa accident at ito'y kanyang tinakbuhan, pwede siyang kakasuhan. Depende sa kung ano yung pinsalan na nangyari doon sa biktima niya. Ito ay may malaking kaparusahan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Rider na sinita nakipaghabulan sa Kalsada Task Force sa bayan ng Magsingal, Ilocosur. Video ng habulan nag-viral sa social media. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Kuha ito mismo ng miyembro ng Kalsada Task Force ng Ilocosur ang eksena, habulan ng traffic violator at mga otoridad sa National Highway ng Magsingal. Pagtapat sa public market, tumawid sa kabilang kalsada ang rider hanggang sa nagtangkang lumiko sa kanto. Pero, ngunit ang rider di pa rin natinag at agad ipinangon ang kanyang motorsiklo sa kamuling pinaharuro. Maririnig ang pagsigaw ng otoridad pero muli niyang binirit hanggang sa matapatan na at nagawa ng pahintuin. Pero ang rider, tila patay mali siya. Kunyari, hindi niya daw napansin. Wala siyang explanation eh. Nung hinanap namin yung license, wala na siyang may sagot. Ayon sa otoridad, dalawang beses na pinara ang rider dahil sa walang side mirror ang kanyang motorsiklo. Pero hindi huminto. Reckless driving, counterflow, kargado yung motor eh. So ibig sabihin na palagi nilang ginagawa yan sa drag racing nila. Hindi na pinangalanan ng otoridad ang rider na umunay 17 anyos lamang, kaya isinangguni sa pulisya at LTO ang insidente. Sa ngayon, umabot na ng 1 million views at 10,000 shares ang uploaded video sa social media.
Pinaghuhuli ng ilang kawanin ng LTO Region 1 ang ilang motoristang lumabag sa batas trapiko. Karamihan sa mga sinitang motorista hindi nagsuot ng seatbelt. Tulad ng mga sakay ng truck na ito, na bukod sa hindi nagsuot ng seatbelt, hindi rin sila sumunod sa physical distancing. Sintra seatbelt. Hindi po napansin, sir. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Reklamo kontra overcharging sa Dagupan City, dumarami kahit may pandemya. Mga kolorom na tricycle, naglipa na rin. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King! CJ, problema ngayon ng ilang pasahero at mga lehitimong tricycle driver dito sa lungsod ng Dagupan ang paglipa na ng mga kolorom na tricycle. Minsan na raw na biktima ng overcharging ang pasaherong si Aling Eva mula Dagupan City. Ang dati raw na 10 pisong singil sa kanya, nagiging 30 pesos na ngayon. Mataas. Dati po ba? Magkano? 10 peso lang. Ngayon 30 pesos. Ganito rin ang naranasan ni Aling Ami sa mga tricycle na nasasakyan niya. Kagayan, sinisingil kami ng 15 pesos. Ang ano lang namin, 10 pesos. So, yung binayaran namin. Dumarami rin umano ang bilang ng mga kolorum na tricycle. Kaya umaalma ang ilang lehitimong tricycle driver. Sinasabayan kami. Dapat kami sanang sasakyan, saka maambilis nila. Lulusot na yung mga tricycle nila. Hindi kawawa kami, nagbabayad kami. Sila, hindi sila nagbabayad. Ina-action na raw ito ng Public Order and Safety Office. Paalala ng poso sa mga pasahero, huwag sumakay sa mga hindi lehitimong tricycle. Tungkol sa mga nagre-report ng overcharging, ina-action po natin yan po. Ano? Sumatay-fact na marami na po tayong nakukog report. At ina-action po natin kagad yan. CJ, sa tala ng Public Order and Safety Office, umaabot sa 5 mga kolorum na tricycle ang kanilang nahuhuli kada araw. Nasa 3 o higit pa ang bilang naman ng mga report na kanilang natatanggap tungkol sa mga overcharging. CJ. King, base sa record ng poso, let's say, January to date, yun na lang para mas konti lang. Ilan na ang sinita, hinuli at pinagmultan nila dahil sa overcharging at ilan na ang nahuli nilang kolorum na tricycle? CJ, ayon sa Public Order and Safety Office, bagamat araw-araw ay may natatanggap sila mga report tungkol nga dito sa mga overcharging, ay wala naman daw complainant. Kung meron man daw complainant, ayaw naman daw magtungo sa kanilang tanggapan upang mag-report. Dahilan upang hindi nga maparusahan itong mga tricycle driver na sobra kung maningil. CJ. Yung ano, dun sa mga kolorum na tricycle, alam ko maraming nakikita dyan ng mga poso enforcer. Hinuhuli ba nila ito? CJ, ayon sa poso ay araw-araw naman daw ay minahuhuli silang 5 lumalabag nga dito sa kautusan na ito ng Public Order and Safety Office at pinagmumulta sila ng 5,000 piso sa first offense pa lamang ito, CJ. At 1,000 pesos naman yung doon at ang multa pagdating naman doon sa overcharging, CJ. Okay, dapat paitingin pa nila ang pagtutok o pagpapatupad ng batas na ito. Maraming salamat, King Guevara! COVID-19 cases sa buong mundo, nasa mahigit 164.6 million na, alamin sa report. Pumalo na sa 164,626,458 ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center at 3,413,801 naman ang namatay. Nakapagtala ng 6,100 new COVID-19 cases ang DOH ngayong araw kaya umabot na sa 1,165,155 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 51,912 ang aktibong kaso, 1,093,602 ang recoveries at 19,641 ang nasawi. Nasawi sa COVID-19 ang 72-anyos na lola sa Baguio City. Kabilang siya sa 608 COVID-19 deaths sa Cordillera Region. Samantala, umakyat sa 1,047 ang kumpirmadong kaso sa Apayao, 627 naman sa Abra. Sinimulan na rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa senior citizens sa Lawag City, Ilocos Norte.
Ayon sa City Health Office, 250 ang target na mabakunahan ngayong araw, kabilang ang mga may comorbidities at opisyal ng barangay. Kahapon, umabot sa 500 ang nabakunahan ng AstraZeneca. Umakyat sa 15,312 ang COVID-19 recovery sa Rehiyon 1. Samantala, 2,397 ang kabuang bilang ng nagpositibo sa Ilocos Norte, habang 1,531 naman sa Ilocos Sur. Bumaba sa 20.69% ang naka-home quarantine sa probinsya ng Cagayan, base sa tala ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit. Ibig sabihin, 287 individual na lamang ang mga naka-home quarantine na mula sa lungsod ng Tuguegarao. 1,106 naman ang nasa isolation facility. Nasa 39,441 ang kaso sa Region 2. 2,301 sa mga ito mula sa Quirino. Sa bisa ng Executive Order No. 11, lifted ng liquor ban sa probinsya ng Pampanga, pero pinagbabawal pa rin ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Pinaiksi rin ang oras ng curfew mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Pinapayagan din ng 50% capacity sa mga establishmento. So hanggang doon muna ho tayo pagdating sa pag-consumption ng alak. Doon lang ho kayo sa residence ninyo. Umakyat sa 9,764 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Region 3. May 6,140 cases sa Tarlac. Sa Kabuan, pumalo na sa 167,744 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. Russell Simorio, Balitang Amianan. 10,000 pesos na halaga ng perang nakaipit sa ATM sa bayan ng Calasieu, Pangasinan na ibalik na sa may-ari. Narito ang follow-up report. Laking pasasalamat ni Ginang Lydia, hindi tunay na pangalan, nang maibalik sa kanya ang pera na aksidenteng naiwan sa isang ATM sa Calasieu, Pangasinan. Miyembro ng 4-piece si Ginang Lydia na residente rin sa Calasieu. Ayon sa kanya, inutusan niya ang kanyang anak na i-check ang kanyang cash card kung may laman ito, matapos ma-hold ang kanyang ayuda mula sa DSWD. Mag-inquire ka, tapos pag meron na, okay na siya, mag-withdraw ka ng 1,000. Nagpatulong umano ang kanyang anak sa kakilala. Inutusan si anak, and then si anak, dahil hindi masyadong marunong mag-ano sa ATM, may pinakiusapan din. So yung pinakiusapan, medyo malabo din daw ang mata. Sa halip na 1,000, ang napindot is nasobrahan ng 0, 10,000. Tapos ang lumabas kasi sa machine, sorry. Kaya lumabas yung ATM ko, tapos ang nangyari, yung pera, hindi na nila nahintay, akala nila wala. Isang residente ang nakakita sa nakaipit na pera sa ATM. Kinuha niya ang 10,000 pesos cash at ipinasakamay kay Barangay Nagsaing Chairman Jose Paris Jr. na siyang nag-post sa social media. Agad namang nakipag-ugnayan ang land bank para matrace ang may-ari ng pera. Sa system namin, nak-identified namin kung sino. Dahil may resibo, nandoon naman yung date, time, amount, tapos yung trace number. With that, makikita na namin agad sa system naman namin. Malaking bagay raw ang natutunan ni Lydia sa insidente at nagpapasalamat din siya sa mga naging instrumento para maibalik sa kanya ang pera. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. 28 anyos na misis sa San Nicolas, Pangasinan, patay matapos pagsasaksakin ng sariling mister. Nakatutok si Russell Simorio. Dead on arrival sa ospital ang 28 anyos na misis matapos umanong pagsasaksakin ng sariling mister sa kanilang bahay sa Barangay Calanuchan, San Nicolas, Pangasinan, na kilalang biktima na si Jovelyn Lucas. Nangyari na sir. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa. Suspect is nag-inom ng alak. Then umalis na yung babae. Pero sinundan pa rin itong asawa, then sinaksak
Multiple po yung saksak. Nasa kustudiya na ng San Nicolas Police Station ang suspect na si Don Richard Lucas. Ayon sa pulisya, tulala raw ito at hindi pa siya nakapagbibigay ng salaysay kung bakit niya nagawa ang krimen. Dagdag pa ng otoridad, selos umano ang ugat ng krimen. Sa kanyang itsura kanina is medyo may sa tingin po, physically may pagsisisi. Kasi yun nga, nasa influensya po ng alak. Ayon sa pamunuan ng barangay, dati nang may hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa. Mabait yung lalaki. Saka parang ano, napununo na rin siguro yung lalaki. Hindi na madala siguro sa pati-usap. Inihahanda na ang kaso laban sa suspect. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Pasintabi po mga kapuso, ilang tindera sa Mangaldan, Pangasinan, inirereklamo ang mabahong basura na itinambak malapit sa kanilang pwesto. Sundan sa report. Ganito karaming basurang nahahakot ng waste marshals sa bahaging ito ng kalsada na malapit sa pwesto ng mga tindera sa palengke ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa mga tindera, ginawa na raw ng ilan natapunan ng basura ang gilid ng kalsada. Apektado sila sa mabahong amoy na nagmumula sa mga basura. Dapat nga sana walang basura dyan eh. Siyempre, nakakaano yan sa mga tao. Siyempre nakakabigay ng mga ano, sa limbawa, sakit. Dapat nila sa medyo malayo dito. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, madalas pumuesto ang kanilang garbage truck sa lugar tuwing naghahakot ng basura sa palengke, pero hindi raw otorisado ang lugar na gawing tapunan ng basura. Ang nakikita namin, sir, mga basura rin kasi ng mga katabing bahay ito, pero regular naman yan nahahakot, sir. Naka-schedule siya na hinahakot tuwing umaga. Dito sa may ano yan, sir, dito sa may kanto ng regular naman umanong nangungolekta ang Waste Management Division ng mga basura sa Central Business District, pero sadyang may ilan umanong pasaway. Ayon sa Municipal Ordinance ng Bayan ng Mangaldan, nasa 500 pesos ang ipinapataw na multa sa mga nagtatapon ng basura. Ayon sa Waste Management Division, sa mga nakalipas na linggo, dalawang katao na ang kanilang nasampulan. Yung dalawang nahuli siya, pinagmulta natin ayon sa ordinance natin. Hindi residente ng Mangaldan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Iisang ruta ng mga jeep patungong Dagupan City, pahirap umano sa mga tsuper na biyaheng kalasyaw. Narito ang report. Iniinda ng ilang jeepney driver sa kalasyaw ang iisang ruta patungong Dagupan City. Tanging sa Karanglaan Mayombo Road lamang daw kasi ang ruta patungo sa lungsod. Dito dumadaan ang mga jeep na biyaheng Kalasyaw, Malasiki, Bayambang, San Carlos City at Santa Barbara. Apektado kami sa daloy ng traffic. Maraming sasakyan na dumadaan dyan tapos sinasabayan pa ng checkpoint. Dahil sa isang ruta, problema ng mga tsuper ang agawan sa pasahero. Gusto namin kuhan dumaan sa may tapwa kasi nakakaya rin sa mga Kalasyaw. Talagang inaagawan namin sila ng pasayros. Paliwanag ng Dagupan City Public Order and Safety Office, kaunting tiis lamang habang inaayos pa ang Maluwod Road na dating ruta ng mga jeep na biyaheng Santa Barbara, Dagupan. Ayon pa sa poso, hindi pa lumalapit ang mga kinatawan ng jeepney driver sa kanilang tanggapan para mapag-usapan ang nais na double coding na isa ring tugon para maibsan ang trapiko. Yung mga ibang association, yung mga ibang rota, binalik na nila yung kanilang double coding sa kanilang association. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. 51 anyos na taxi driver sa Dagupan City nagsauli ng sobrang naglalaman ng mahigit $5,000. Atin siyang kilalanin sa ulat ni King Guevara. Hirap man dahil sa pandemya, hindi ito naging hadlang para hindi maging tapat sa kapwa. Hinanga ng marami ang 51 anyos na taxi driver na si Mang Rolly mula Dagupan City. Ibinalik niya sa kanyang pasahero ang isang sobre na naglalaman ng perang aabot sa mahigit $5,000 o humigit 200,000 pesos. Noong una ay nakala niyang peke ang mga pera. Mas nakakaya yung sa amin na hanap buhay namin to. Opo, hanap buhay namin to ka. Ganun lang. Saka yung pera man, mahanap mo naman yan kung kakaid ko talaga. Hindi mo naman yun kon. Panghabang buhay na ikabubuhay yung perang yun. Ilang yun, mas importante may trabaho. Saludo ang anak ni Mang Romy sa katapatan ng kanyang ama. Proud na proud po kasi kahit na sa gayong sitwasyon ng buhay, pandemic, alam natin mayroon pang buhay. Hindi pa rin po nasilaw si Papa ko sa ganung. Napahanga rin ni Mang Rolly
ang pamunuan ng kumpanya na kanyang pinagtatrabauhan, naway maging ehemplo raw siya sa iba pang driver. Ganon kasi ang training ng mga driver namin. Kung may maiwan yung mga pasahero namin sa mga taxis, nire-report ka agad sa opisina para ma-coordinate ka agad kung saan siya ibabalik. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Isang babae sa Binmaloy, Pangasinan, bigla na lang natumba matapos atakihin ng epilepsy. Ang insidente na huli kam. Narito ang report. Makikita sa CCTV camera ang isang babaeng pababa ng tricycle sa boundary ng barangay Gayaman at Kalit Binmaloy, Pangasinan. May kitang nagbayad pa ng pamasahe ang babae. Maya-maya pa, biglang natumba ang babae at nawala ng malay. Ayon sa isa sa mga tumulong sa babae, inatake siya ng epilepsy. Kinumpirma ito ng mga emergency responder ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagtinayungan lang namin muna siya para hindi siya mainitan kasi nakawalagta po siya dun, ma'am, sa sobrang init na kalsada, ma'am. Tapos ngayon sa tinaman kasi may dumaan na parang mga nurse daw ng DOH para mas ma-anon yung babae, ma'am. May tumawag daw concern sa ito kasi natagarit din sa Binmaloy, nadaanan. Nanginginig yun, saka nakawalagta ng malay. Ayon sa Rural Health Unit, ang epilepsy ay sakit na resulta ng abnormal electrical activity sa utak ng tao. Malaki raw ang epekto ng mainit na panahon at stress sa taong may sakit na epilepsy. Nagtitrigger ang mga factor, environmental factors like pwede yung heat or nuisance, stress, medyo mainit. This could trigger epilepsy. Paalala ng Health Authority, kung sakaling may taong inatake ng epilepsy, itagilid ang katawan at hayaan na matapos ang seizure at lagyan ng kutsara ang bibig upang hindi makagat ang dila. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ilang motorista sa Dagupan City bumagsak sa random emission testing ng DNR. Silipin sa ulat ni King Guevara. Maagang pumuesto ang mga kawanin ng DNR sa kabaan ng Barangay Tapwak, Dagupan City. Pumipili sila ng mga sasakyan na isasailalim sa random emission testing. Ang purpose po nito, sir, para po makita natin ang compliant po ng mga vehicles, mga motor vehicles, mga bus trucks, mga nagpumapasadang jeep sa compliance sa Clean Air Act, sir. Kabilang sa mga napili, ang tricycle na minamaneho ni Mang Roy, bumagsak ang kanyang tricycle sa emission testing. Hindi muna pinagmulta si Mang Roy, pero nangako siya na ipapaayos niya ang kanyang tricycle. Hindi pasado, kaya lang warning para paayos na lang, sir. Oo. Aabot sa 2,000 piso ang multa sa unang offense sa smoke belching, 4,000 pesos naman sa ikalawang offense, at isang taong suspension ng sasakyan sa ikatlong offense. Sumunod po tayo sa mga aliyuntunin ng Clean Air Act, sa mga motorista. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Tumataas na kaso ng adolescent birth sa bansa, nais masolusyonan sa pamamagitan ng reproductive health law. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. May tatlong anak na sa edad na 24 si Joella Baloloy. Teenager siya nang unang mabuntis. Hindi raw sila gumamit ng anumang contraceptives, kaya minadong napaaga ang kanyang pagdadalang tao. Pumasok sa isip ko na magpamilya agad ako Pero hindi po namin plinano na magkaanak agad.
pareho po kasi kaming crew sa isang fast food chain noong mga panahon na yun. Isa lamang si Joella sa mga halimbawa ng Commission on Population and Development sa mga nakaranas ng teenage pregnancy. Sa datos ng ahensya, tumataas ang kaso ng adolescent pregnancy sa bansa sa mga edad 10 hanggang 14 mula sa 3 panganganak noong 2011. Nasa 7 panganganak na ang naitatala ngayon simula 2019. Isinusulong ng ahensya ang Reproductive Health Law na kasad dito ang paggamit ng contraceptives para sa family planning. Let us teach our youth and young ones the importance of bodily autonomy as an irrevocable right. Pero hindi pa rin sangayon dito ang simbahang Katolika. What the church allowed is the natural method, the ovulation period, what we call the ovulation period, that's what the church allows. Samantala, inilunsad ng PAPCOM ang My Body, My Own, karapatan ng bawat tao na pangalagaan ang katawan ng hindi dumaranas ng karahasan. Russell Simorio, Balitang Amianan. 30 anyos na tricycle driver sa Rosales, Pangasinan, nagsusumamo ng tulong dahil sa lumalaking bukol sa kanyang bibig. Silipin sa ulat. Sa amateur video na ito, kita ang pag-aaruga ng inang si Josie sa kanyang 30 anyos na anak na si Jimmy sa barangay Old Kuliling, Rosales, Pangasinan. May malignant tumor si Jimmy. Hirap na siyang kumain. Blender na lang, sir, yung kinakain niya dahil mayroon pong naoperahan sa tiyan niya na pinagpapadaanan ko ng kinakain niya, sir. Pero hindi ho ganong pumapasok po yung mga ibang kakainin niya. Tricycle driver si Jimmy. Pero huminto na siya sa pamamasada dahil sa kanyang sakit. Enero ngayong taon, nang madiagnose sa may cancerous tumor si Jimmy, nagsimula lang daw ito sa simpleng pananakit ng ngipin. Kailangan ni Jimmy ng malaking halaga ng pera para sa mailalim sa operasyon. Alos kinakamatay ko, sir, yung nakikita ko ganito sa anak ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sana tulungan nyo kami ng madali, sir, dahil gusto ko pong mabuhay pa naman nitong anak ko. Ayon kay Dr. Francisco De Vera, Cancer Prevention Manager ng CHD Region 1, delikado raw ang malignant tumor, pero pwede naman daw itong maagapan. Pag nasa advanced stage ka, like stage 4, di mas mahirap na yan. Malamang ano na, mahirapan ka lang makaka-recover. Kung hindi masyadong grabe yung cancer niya, di magagamot na yan. Russell Simorio, Balitang Amianan. Mga kapuso, patuloy na nararanasan ang mainit na panahon sa Luzon. Bunsod umano ito ng pag-ihip ng Easterlies. As of 2 p.m., nasa 47 degrees Celsius ang init factor sa Dagupan City. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Samantala, posible umanong pumasok ang panahon ng tag-ulan sa ikalawang linggo ng Hunyo. Ayon sa DOST Pag-asa Dagupan Station, isa sa mga dahilan nito ay nahuli ng pagpasok sa bansa ang hanging habagat o southwest monsoon. Ipinintang mukha ni Jesus sa mabotong burol sa gilid ng kalsada sa Bukay Abra, Agaw, Pansin. Tunghayan sa report. Agaw atensyon ang mural sa bahagi ng natapyas na mabatong burol sa gilid ng kalsada sa barangay Banglolaw, Bukay Abra. Nakapinta rito ang mukha ni Jesus. Ang nasabing obra gawa ng Abrenian artist na si Midas Villanueva II na bihasa sa airbrush, charcoal, acrylic painting at isa ring tattoo artist. Ayon sa kanya, gumamit siya ng 10 spray paint can upang maipinta ang mukha ni Jesus. Masaya naman ako dahil sa siyempre isang bagay lang gusto kong message na makuha nila eh. Siyempre pandemic ngayon, sir. So yun, meron tayong mapangahawakan, mapapadaan dyan. Noong unay nag-alangan pa siya dahil hindi niya ito ipinagpaalam sa barangay pero kalaunay natuwa dahil naging atraksyon na sa lugar. Naisipan daw niyang ipinta ang mukha ni Jesus bilang paalala sa lahat na sa kabila ng pandemya, mayroon pa rin pag-asa basta't magtiwala sa kanya. Huwag silang matakot, kumbaga lahat ng bagay may katapusan. Nandyan lang siya, reminder lang sa mga dumadaan at sa mga taong napapadaan dito. Nandyan siya, kaya relax lang. Ilang dumara ang motorista ang humihinto sa lugar upang magpa-picture at ang iba'y nagdarasal. Trace De Leon, Balitang Amianan. Healthy fried chicken na swak sa mga chikiting, ating lasapin sa mga antila.
Umiiyak daw na mapapakain ng gulay ang mga chikiting sa healthy fried chicken ng vegan mom na si Maria Monique ng Calasiao, Pangasinan, ang honey garlic collie wings. Ihandang butter mixture, harina na hinaluan ng iba't ibang spices, honey, soy sauce, garlic, oil, breadcrumbs at ang alternatibo sa karne, ang boiled cauliflowers. And marami pong benefits ang cauliflower na naibibigay sa atin tulad ng ito ay rich in fiber and high source of antioxidants. Para sa healthy fried chicken, paghaluin ang breadcrumbs at harina na may mga spices. Irolyo ang boiled cauliflower sa butter mixture. Sunod naman sa dry mixture. Saka ito ay deep fry hanggang mag-golden brown. I-set aside. Kung wala naman umanong mabiling cauliflower, may mga pwedeng alternatibo rito. Kapag naman po walang cauliflower, pwede din po nating gamitin yung mga nasa garden natin tulad ng kangkong. Pwede po nating iprito, alugbati, pwede din po yung eggplant, pwede rin po yung mushroom, oyster mushroom. Para sa sauce, igisa ang bawang sa mainit na mantika. Ilagay ang soy sauce at magdagdag ng kaunting tubig. Isunod ang honey at hayaan lamang itong bagyang kumulo. Maari nang ihalo ang healthy fried chicken sa nilutong sauce. Ready to serve na ang honey garlic collie wings. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Sa ngalan ni Jasmine Gabriel Galban, ako si Claire Lacanilaw. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.